Okay, hello guys. Good morning. How was your day? Andito tayo mag-tutorial in opening a CIMB account. So, pumunta tayo dito sa Play Store or pwede rin sa ano ha, Google Play. Okay, install mo yan, yung CIMB Bank Philippines. CIMB Bank Philippines kasi itong bank na to pwedeng gamitin pag set ng payout kay Lolometa. May Swift code kasi na hihingi yung Facebook. So CIMB Bank recommended siya ng Philippines. So download natin, antay natin matapos ma-download to ha. Okay. So pagkatapos natin itong i-download o i-install. Okay, andyan na. Okay, open. Pinutin natin itong sa ibaba. Merong open dyan. Okay, pagkatapos yan, allow CIMB Bank PH to access the device location. So, while using the app, pinutin mo. May instruction dyan na lumalabas. Perform all your banking transactions seamlessly. Enjoy total control with a one-stop account management feature. But be at ease with our enhanced new app security features. So, pindutin mo ito na sa ibaba. Get started. Okay, para maka-start na. Okay, tapos dito may tatlong lumalabas. May login. Kung may account ka na, may login. Open an account. Kung may GCash ka, pwede mo link my account. So, dito kasi tutorial ng opening ng account. So, pindutin natin open an account. So, dyan, what type of account are you looking for? So, pumili ka lang dyan. San ba yung gusto mo? Alin dyan sa, tatlo. Yung my fast account, no account expiry, no deposit limit, at saka zero fees. May UpSave account din sila. Free life insurance. 2.5% interest pay. At saka, zero fees din. So, ako, dito ako kay Fast Account. So, dyan, may terms and conditions sila. Okay, nandyan sa box. Pindutin mo yan lang para maging check. I hereby agree. I have read. Fully understood. Okay? Then, pindutin mo. I agree. O, dyan, may mga requirements na lumalabas. Kung na-meet mo ba yung mga requirements. Number one, you must be a Philippine citizen. Okay, yung eligibility mo, dapat hindi ka US person. Okay? And at least 18 years of age. Then dyan, pangalawa yung valid IDs. Okay, pindutin mo lang yan. At tsaka makikita mo dyan yung mga valid IDs na pwede mong gamit sa CIMB Bank. So, ito, my driver's license, Philippine passport, national professional ID card, unified multipurpose ID or UMID, postal ID, voters or kumilik ID card, social security system or SSS, Philippine identification system or PhilSys. Okay, ito yung bago, diba? May national ID tayo. Okay, gamitin natin dito sa CIMB. Pwede rin siya. Ito yun. Philippine Identification System of Philippines. PhilSys. The National ID Card. Then may PhilHealth ID rin. At saka Tax Identification Number or TIN. Okay, pumili ka lang dyan kung aling ID meron ka dyan. So, sa iba pa, merong Let's Start. Pindutin mo Let's Start. Okay, let's get these declarations out of the way. So, you must not a resident or green card holder or citizen of the United States of America. Diba? At saka you are not politically exposed person or a relative of a PIP. So, no, dapat. So, dito sa iba ba, makikita kang confirm. O, pindutin mo lang yan. Confirm. Okay, and then, andyan na. Humihingi ng mobile number mo at saka email address. So, lagay mo lang dyan yung email address mo. Okay. At first, yung mobile. Okay. Dapat, hindi, yung email, isa lang talaga dapat
na email address yung gamitin mo. Hindi ka pabalik-balik kasi already existing. Hindi na nila tatanggapin yan. So, yun. Lagay mo lang dyan. Pindutin mo itong nasa ibaba yung continue. Okay. Tapos, naghihingi ng OTP code. Identifier. Okay, the code will automatically center mobile number. So, yun. Maghihingi ng username. So, ano yung username? Dapat naka-alphanumeric. Okay. At least, must be 8 to 20 characters. Okay. Tapos, at least one number. Must be 8 to 20 characters long. At least one letter. At least one numeric. Dapat naka... paglagay mo ng username mo, naka all check to dito ha, yung lima, no special characters o no spaces. Okay, tapos dito sa ibaba may check. Okay, pindutin mo para mag-continue siya. Okay, ayan na. O maglalagay ka rin ng password. So, the password must be like this rin. Okay, may minimum of 8 alphanumeric characters, at least one uppercase letter, at least one lowercase, okay, at least one number, at least one special character. O dapat ma-check tulong lahat para ma-continue mo siya, ha? Okay, re-enter your password. Nung nasa ibaba, i-re-enter mo lang yung password, kung ano yung password na nilagay mo doon sa ibaba, dapat coincide sila, ha? Okay, para makontinue mo. Okay, ganyan. O, yan na siya. Andiyan na. So, pwede mong gamitin yung use biometrics to log in para ikaw lang ang maka-open ng ano mo. O, pwede rin, ano, first, more secured mobile banking. O, pwede rin, maybe later. Pwede rin. Pindutin mo. Okay, yan. Create your 6-digit PIN. So, this will be used to authenticate your in-app transactions and for recovery. So, create your 6-digit PIN. Okay, dito. Okay, dyan. Okay, re-enter your 6-digit PIN. Okay, tapos dyan. Oh. O, oh, diba, may notification na lalabas. M-PIN set, hi, choose key. You've successfully set your M-PIN. So, set. Let's get down to the basic. Okay, dyan. May text kang matatanggap galing sa kanila. Okay, purpose of account opening ko. Andyan. So, let's get down to the basics. Purpose of opening account. So, ano ka lang dito. Alin ba gusto mo dito? Savings, investments, purchases. So, savings. Pindutin mo lang dyan. Ako gusto ko savings. Okay, average monthly income. So, may income dyan na more than 100,000. Or, alin bang income na babagay sa'yo dito? Ako, ano, less than 30,000 lang. Anticipated monthly transaction. So, pindutin mo lang yan. 1 to 30 per month. Ah, yung bababa lang sa akin. Okay, continue. Pindutin mo. Yan, makikita mo dyan yung make sure the ID you submit is part of list, di ba? Binabasa natin kanina yung mga ID na nasa ibaba na dapat valid. If valid, we accept. Okay, yan. Sampo, okay. Pili ka lang dyan. Tapos, pagkatapos, pindutin mo, okay. O yan, now let's get you verified. So, scan your valid ID and ensure that it's captured clearly and without glare. O sige, okay, not blurred ha. Dapat it's clearly captured clearly. Then position yourself in a well-lit environment and follow the instructions shown on the screen. So continue. Okay. Please, what ID you want to use? Okay. If you want the new West one, the our Philippine Identification System or the National ID. Okay, pindutin mo lang yan. Tapos continue while using the app.
Okay, yan. Makikita mo yun siya. Oh, yan. Identity card. So, select the type of document you wish to scan. So, Philippines has been set as the issuing country of your documents. So, the identity card is your, oh, the plastic card. So, use front. Oh, yan na yan, ha? Okay. Then, the other format here, meron din. Oh, pwede mo rin siyang scan. Ganun lang talaga. Pagkatapos, tuloy-tuloy na yan. Okay na yan. Okay, dito, pagkatapos dito, pili ka lang ha kung asin. Tapos, identity card mo, pindutin mo to, plastic card ba, o other format yung you want to download. So, dyan, tuloy-tuloy mo lang yan. O, yan na. Okay, that's all for today's tutorial. Thank you. And bye-bye. Thank you for watching.